Golden State Warriors, mga idol, pinatunayan nga ang galing sa paghanap nila ng NBA talent or NBA prospect. Dahil alam nyo ba, mga idol, most of the Warriors player ngayon sa kanilang roster sa championship contending team na ito ay naglaro nga sa G League. Ibig sabihin nga nun, mga idol, sa isang punto ng karir ng mga player nila ay hindi sila naging deserving sa isang NBA roster kaya't sa G League muna sila naglaro. Pero dahil may mga talento talaga itong mga player na nahanap ng Warriors, ay ngayon ay kabilang na nga sila sa mga player na inaasahan netong Golden State nila Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond at pati na rin ni Coach Kerr. At itong mga talented players nga, mga idol, na ito na naglaro sa G League na ngayon ay nasa Warriors ay itong si Jonathan Kuminga, Gary Payton II, Jordan Poole, Moses Moody and Kevon Looney. Itong limang player ng Warriors, mga idol, ngayon na kanilang inaasahan na ay once naglaro sa G League. Kaya naman, mga idol, pagpapatunay na rin ito kung gaano rin kagaling talaga ang scouting department na itong team ng Golden State Warriors. Diba't ang kanilang core players din, mga idol, ang kanilang big 3 ay hindi nga ganun din kataas nilang nakuha sa NBA draft. Stephen Curry 7, Klay Thompson 11, Draymond Green pang 35 naman. Kaya naman, mga idol, pagpapakita nga rin daw ito, sabi ng mga NBA fans, na elite ang scouting department ng Warriors. Pero anyways, mga idol, para nga sa ating next balita ay patungkol dito sa Dallas Mavericks at ang kanilang plano kay Jalen Brunson. Matapos nga ng very solid campaign niya sa NBA playoffs ngayong season, sinabi nga ng GM ng Dallas Mavericks na ito nga daw si Brunson ang kanilang top priority ngayong free agency. We want to resign him. Yan ang banggit neto ni Nico Harrison. At alam naman na din daw neto ni Jalen Brunson na gusto nga siyang ibalik talaga netong team ng Dallas Mavericks at maging parte ng kanilang future. Kaya naman, mga idol, inaasahan natin na itong si Jalen Brunson will be back with the Dallas Mavericks kahit nga napakadaming rumor about nga sa pag-trade sa kanya. At para na nga, mga idol, sa ating panghuling balita ay patungkol dito sa longevity ni LeBron James sa tagal niyang ang paglalaro sa NBA. Dahil alam nyo ba, mga idol, noong taong 2004, ang coach ni LeBron James ngayon na si Darvin Ham ay nakalaban niya pa sa NBA nung naglalaro pa itong si Darvin Ham sa team ng Detroit Pistons. Sa sobrang tagal na ngang naglalaro neto ni LeBron James, sa sobrang tagal niya na dito sa NBA, ay naging head coach niya na nga, mga idol, ang kanyang dating mga katunggali, dating niyang mga kalaban sa NBA. Una nga dyan itong si Coach Tyronn Lue na kanyang naging coach sa Cavaliers, ngayon naman sa Lakers, mga idol, na si Darvin Ham. At ang kanyang dating coach na tinalo sa Indiana Pacers nung nasa Miami Heat itong si LeBron James at si Coach Frank Vogel ay ngayon ay nakasama niya na para manalo ng championship sa Lakers. Nanalo rin siya, mga idol, ng title against sa kanyang dating coach na si Coach Eric Spoelstra noong 2020 NBA Championship. At noong 2011, mga idol, eto nga sila Jason Kidd at Dallas Mavericks ay tinalo sila LeBron James at ang kanyang team na Miami Heat. Pero netong nakaraang 2020, mga idol, ay naging coach ni LeBron James eto nga si Jason Kidd at nanalo sila ng championship. At ilan nga lang ito, mga idol, sa pagpapatunay kung gaano na din katagal talaga etong si LeBron James dito sa NBA. Pero anyways, mga idol, ano bang masasabi nyo dito? Ano bang opinion nyo? Komento nyo lamang yan sa ating comment section. At yan ang alamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!